Hey guys, G here, Jubel Call Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang deformities na kailangan ninyong titingnan at i-familiarize para malaman nyo kung paano magkakal ng koi fry para makapili kayo ng mga quality na koi fry na alagaan. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan ang subscribe to hit ang bell notification button update kayo sa ating mga bagong video. Shout out ni Jihad Pinim. So ano ang mga sanhi ng deformities? Ang mga sanhi ng mga deformities ay mga infections from bacteria, fungus, viruses, or parasites. At minsan yung pag-handle ng koi fry natamaan ng fishnet kaya nagkaroon ng mga deformities. So ito na guys ang mga deformities na ipapakita ko sa inyo. Ito ang iba't ibang deformities ng koi fry na kailangan ninyo titingnan upang pili niyo ang mga magagandang quality ng koi fish niyo. So, kailangan niyo malaman itong mga deformities para alam niyo kung paano magkakal ng koi fry. So, ito bakit ang rason bakit mahal talaga ang mga quality koi fish tulad ng sa Japanese breed na mga koi fish compared sa mga locally bred sa atin, kasi ang mga breeder dito sa atin hindi na nagkakal ng kanila mga koi fish. Hindi din nila alam itong mga criteria, itong mga deformities na dapat titingnan at ikakal yung mga koi fry na mayroong ganito mga diferensya, mga deformities. So ang reason din nito, ang pagkakaling, ang pinaka reason ay makuha talaga ang the best quality koi na maalagaan, kasi mahal ang maintenance ng pag-grow out ng koi fish, yung mahal ang kuryente, koi food, at iba pang mga expenses. So kaya dapat ikakal talaga siya para yung mga magaganda lang at high quality, wala mga diferensya ang mapalaki nyo, kasi mahal ang koi food, mahal ang electricity, tubig, at iba pang labor. So kaya ganun din sa Japan, kaya make sure na malaman nyo ito. So ito ang problem number one. Ito, kung mapapansin nyo dito sa may tail region, hindi pantay yung itong caudal niya, hindi pantay ang sukat ng dito sa ilalim at sa itaas. Saka itong mata din, hindi pantay. Dito, hindi siya pantay. So ito ang mga deformities, problem 1 dito. Saka nakaganito ang tail niya, naka-bend. So i-cull ito guys. Ito ang problem number 2. Walang mata, minsan blind guys. So kal din ito guys. Itong problem 3, ganito ang purma ng caudal fins niya. So titingnan nyo guys, kapag kayo magkakaling, titingnan nyo
ang mga ano niya, mga parts to caudal fins, usually ang mga deformities dito. Ito ang problem 3. Ito ang problem 3 area. Problem 4. Ito guys. Yan. Saka problem 5. Ito. Saka itong gills. Ang gills may opening guys. So tingnan nyo ang gills niya guys. Saka itong itong dorsal din may problema. Problem 6 guys. Ito pectoral fins. Saka dito manipis. Dito dapat strong ito dito itong buntot dito dapat na strong. Ito manipis. Itong problem 7 pectoral din, pectorals. Saka dito. Ang deformities problem 8. Ito. Caudal fins saka pectoral saka dito sa may ulo. Sa ano problem 9 dito din caudal saka itong mukha pectoral at saka katawan hindi balance. Problem 10 guys, ito caudal fins saka medyo bloated ang chan, mababa ang katawan, tawag nito pot belly, laking chan. Saka dito importante ito guys, dapat strong dito itong area na ito. Dapat strong. Saka pictorial hindi pantay. So, problem 11. Obvious na obvious guys, ito. Saka ito. Saka pictorial at mata. Problem 12. Ito guys, tingnan mo ang mukha, ang caudal fins, ang pectoral, hindi balance. Problem 13, ito ko. Pectoral, caudal, saka pectoral, hindi pantay. Problem 14, tingnan nyo. Ito parang putol ang ulo saka dito din may fault. Sobrang laki ang problem 15, sobrang laki ng ulo saka dito saka itong katawan at saka pictorial. Pangit.
problem 16, tingnan nyo ang whole katawan niya, payatot, pictorial, hindi balance, at saka itong caudal. Problem 17, tingnan mo, pictorial, caudal, at saka ito, tail region, saka sa may ulo. So, ito guys, 17 tanan, 17 lahat, total deformities na dapat nyo i-familiarize. Kailangan ma-familiarize nito nyo ito guys, para pag kaling nyo pang titingnan nyo itong mga fault na ito. At dito din sa problem 2 guys, hindi ko na pansin, wala siyang pins dito yung sa may dito sa anus area, pelvic, wala siyang pelvic dito. Sa problem 2, walang pelvic, walang mata, tsaka walang pictorial. So guys, kung gusto nyong makakuha ng kopya nitong chart sa mga iba't ibang deformities, comment down below guys. Comment down lang yung email address nyo, or at saka ipopost ko ito sa blog ko. Gawa ako ng blog sa jebelcoincenter.com na i-add ko na lang ito doon sa blog ko na pagsisilect ng mga koi fry. So lang, kung gusto nyo, comment lang kayo down below sa inyong mga email address, send ko din sa inyo ang link. Okay, so kung meron kayong tanong about koi breeding, koi selection, koi fry selection, koi culling, koi disease management, at iba pang concerns about koi fish keeping at ibang fish keeping, comment down below guys. At so, at support niyo ang channel ko para makabili ako na license ng Filmora para matanggal ko yung watermark. Kita nyo yung watermark below. At at makagawa ako ng mga videos, mga educational videos about koi fish keeping, katulad nito na culling, paano magkal. So check nyo din yung video na paano mag-select ng magagandang koi fry. Ilagay ko lang yan sa link below. Okay guys, so yan lang guys. So kung sinong magpa-shoutout, comment down below also. Meron din kayong request na videos na ipagawa sa akin, comment lang down below guys. So stay at home guys, stay safe, God bless us all.